So guys, kumusta? Welcome to my vlog. Ngayong tainan ngayon mga idol, nandito ako sa ilalim ng sakyan ko sapagkat nagpapalit tayo ng hose ng radiator. Oo, sapagkat nung nakaraang alis ko, nakita ko yung malakas na yung tagas ng hose ng radiator. So alanganin na yung oras, wala na mabibilan. So yung butas ng hose is pwede ko pa siyang ikat. So yun, mga pang emergency yun. Pag nakita nyo yung hose nyo, pwede pa siyang putulin para ma-adjust nyo pa dito sa may suotan ng hose para ma-iklam, para mawala yung tagas. Pwede yun, para makauwi ka pa. So ngayon mga idol, syempre nakauwi na tayo dito. Okay naman din siya. So ngayon ay papalitan ko na ng hose. Alright, magpapalit tayo ng radiator hose. Kasi ito na mga idol, malamang ito pa yung original. Noong panahon pa ng nagsasakyan na to, no? Original pa rin yung kanyang hose mga idol, no? Ganong katibay itong Kia Carnival. So syempre, sabi ko naman sa inyo, ay sandali, batahin namin ko muna to. Nabasa na tayo ng tubig. So yun, pag mga nung panahon tayo na tayo ay mekaniko sa Nissan Company, yung shout out dyan sa aking pinagtrabahuan sa kasa ng Nissan sa Kabanatuan. Shout out sa inyo mga idol. So namiss kong magtrabaho sa ganitong mga pagmimekaniko. Madumi yung ang kamay mo palagi, damit mo madumi. Siyempre, pag walang mekaniko, laging walang gagawa ng mga sasakyan natin, no? So yun, kahit hindi tayo isang mekaniko ngayon sa company, yung sarili kong sasakyan, ako na gagawa. Alright, siyempre, katulong rin naman si Kai Edmond. Siyempre siya yung may mga tools. Siyempre, mas madali kung dalawa kami gagawa. So ngayon ako lang mag-isa, no? Very simple lang ito. Kukunin ko muna yung aking flies. Wait lang. So meron tayong flies. Siyempre, kahit naman na hindi ka isang mekaniko, yung mga simpleng mga tulad ng mga ganito, pagpalit ng hose, mas maganda, alam mo din, para tipid ka, siyempre. Oo. At siyempre, ang sabihin ko lang din, pagka nandito ka sa ilalim, ang idol, no? Be sure na maganda yung iyong jack. O, dapat ay kayang-kayang buhatin itong sasakyan mo. Meron kasi mga jack na pang kotse lang. So ito SUV, dapat ay ito, two tons itong aking jack. O, 4 tons pa nga ito, 4 tons, no? 4 tons. So mas maganda, mas mabigat na sasakyan ang kaya niyang buhatin yung jack mo, idol, no? So syempre, pagka ikaw ay nagmimekaniko, kung ano man ang langis or ano man yung alam mo magiging madumi ka dito, dapat asahan mo yan. Syempre, pag gusto mong gumawa at alam mo dumihan ka, huwag ka mong didiri. Kasi aming mga mekaniko, kaya gusto namin mas madumi. Ah, diba? So alright, ako na nag-change oil nito, kaso ang change oil nito matagal nga lang kasi meron tong Aeromagic Guard mga idol, no? Kaya makita nyo yung mga nasa video ko, 1 year bago kami na bago sila kumukontak ulit sa akin mga idol, sapagkat matagal po talaga ang change oil lang pag naka Aeromagic Guard. Ayan, so asahan mo na bumuluwak yung tubig. Alright, so tignan nyo, nandiyan din yung tubig. So, pwede tayong umalis dito. Alright! So, ngayon, natanggal na natin mga idol yung isang clam dun sa malapit sa makina. So, dito naman sa may bandang radiator, ito na may tinatanggal ko. So meron pa rin tubig. So ayan, nababasa na ako rito. Libre ligo, no? Kita nyo mga idol, oh, napakalinaw po ng tubig ng radiator ko. So every year dapat nagpapalit kayo kahit mga twice mga idol, para laging malinis yung inyong laman sa radiator. Mas maganda mga idol, pwede kung mineral ganun, mineral gamitin nyo. Alright, madali lang, may tubig pa. Ito mga idol, napaka-importante nitong
radiator hose, lalo pagka tumatakbo ka, malayo ang biyahe mo. Pag ikaw ay naputukan nito, nako, ay medyo kakamot ka sa ulo sapagkat ay malaking-laking problema to, lalo kung medyo gabi. So ito, nung nangyari ito, tumuloy pa rin ako sapagkat chinek ko itong radiator hose ko is yung pinakabutas niya, yung tagas niya, malapit pa rin sa duktungan. So kinat ko, naabot ko pa, so abot ng clamp, so nawala yung tagas. Yun ang mga emergency na dapat ay alam natin, no? So makaka-uwi ka pa, mapupunta ka pa sa pupuntahan mo. Alright ba? Saka be sure, pagka umiilalim kayo sa ganito, kunyari hindi ka naman na isang mekaniko o hindi ka naman talaga sanay, yung mga tip lang ng mga mekaniko, sundin mo lang, kung gusto mo makatipid, yung mga ito lang, makikita mo naman yan mga idol. Tulad nito, ito yung ating papalitan. Tapos, ayan o, lumobo na siya, sa katandaan na po ito mga idol. So ito yung kinat ko, ayan o. Kinat ko siya para makapunta pa ako sa aking pupuntahan. So, pang emergency. So tumagal pa, so ngayon may time ka, magkakaroon ng time, palitan mo na. So wag mo na talaga hintayin pa ulit na mabutas yung hose. Tulad niya, no? Mga lobo na siya, tumaba na siya, ibig sabihin niyan, tapos na yung kanyang lifetime ng ganitong radiator hose. Yung iba naman, nakacheck ko, okay pa, so ito lang ating papalitan. Kaya mga I think, mga halaga nito, mga nasa 300 to 400 pesos. Okay, so bibili tayo ng radiator hose sa Auto Supply, okay? Hindi sa Mercury. Alright. So yun, come back again, mga idol, nakabili na tayo ng bagong radiator hose. So, nasa ilalim na. Nasa ilalim pa rin. Natapos tayo sa video nito, nasa ilalim. Nakabili na ako ng radiator hose. Nasa ilalim. Kung saan tayo nagsimula ng video, nasa ilalim tayo. Alright. So, yun sa video na ito, mga idol, ang aral na itip ko lang sa inyo dito is be safe pag nasa ilalim kayo ng inyong mga sasakyan. Sapagkat napakabigat ito, mga idol, no? Sabi ko nga sa inyo, maganda dapat itong jack nyo. Tulad na reo. Tignan nyo yung jack ko, ha? Alright, yan. Portance yan, portance. Mamaya, bibidyo ko rin po yung isang malupit na mekaniko, si Kaed mo nandito. So, itong video na to, para po sa sasakyan ko. Si Kaed mo, ang dami nyo pong ginagawa doon sa kabilang sasakyan, no? So, tayo, nag-aabit tayo ng bagong radiator ko. So, ginamit natin yung dating clip niya. Kasi, saan ba yung aking dating? Ay, yung clip na ginamit ko mga idol, yung hinihigpit na ano, na clam, huwag kayong gagamit nun. Ginamit ko lang yun mga idol dahil sira na yung isang radiator hose ko, talagang lobo na siya, so hindi na siya talaga pwede ito. So ginamitan ko nun para lang pang emergency. Tapos yung may butas niya banda rito, pinutol ko para maisaksak ko. So emergency, nakauwi pa, nakapunta pa ako kung saan. So ngayon, nagkaroon akong time, pabalitan na natin, okay? So yun, pa mga ganitong mga simpleng mga gawain sa inyong sakyan, kung kaya mo naman, pwede. Lalo kung emergency, dapat ay marunong ka tapos may lakas ka ng loob, no? Ganun lang, napakasimple lang. So, maglalagay tayo ng sealant, mga idol, to, sealant. Kasi, syempre, itong ating parts ng ating makina dyan sa loob, may mga kalakalawang na, hindi na rin siya ganun kaganda yung bakal. So, importante, maglalagay tayo ng sealant para wala talagang tagas yung ating tubig, alright? So, yun. So, magkakabit na tayo nito. Be sure, dapat tayo pupunasan mabuti para walang tubig. At ay kapit na kapit yung ating sealant, okay? Alright. Lalo pagka nasiraan ka sa mga liblib na lugar, ne? Pwede mo siyang baklasin, tapos sumaya ka ng bus, bumili ka ng ganitong hose, o at least, kayang-kaya mo, kung wala kang makuha ng mekaniko, at least sa iyong sarili, ay magagawa mo yung sasakyan sa mga simple mga sira, at least, kahit sa mga simple, pero kung wala kang alam, mahirap. So, risky, hanap ka ng mga mekaniko na talagang gagawa pa. So itong video na to, kasi walang loob, kasi kami mga mekaniko, kung hindi rin malakas ang aming loob na pag gagawa ng ganito, ay walang mangyayari. So ganoon lang, hanggang sa bruto ka, hanggang sa masanay ka na. O di ba mga idol, no? So yung gagamit ko na to mga idol, puputulin ko na yung aking video. So madali naman ito yung kabit, pag nakabit ito, lalagyan ko ng tubig, so tapos na. Yun ang ating video. So natapos yung ating video dito sa ilalim pa rin ako ng sakyan, okay? Maraming salamat sa pagdating ng aking video. This is Boy Sardinas TV. Aeromittal Guard main pa rin, no?
God bless everybody and bye-bye.